Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. If it's your first time sa video na to, baka gusto mong i-check yung YouTube channel natin. Just search for K-Catalog and click mo lang sa playlist para makita mo yung iba't ibang levels for KIIP and as well as other topics. Also, you may hit the subscribe button for more videos like this. Level 2 Lesson 1 pa rin tayo, and for today's topic, Hyeongyeongsa plus eun. So bago natin i-discuss to, gusto ko lang kayo i-remind na meron tayong previous video kung saan for level 2 lesson 1, no? Meron tayong previous video kung saan diniscuss ko tong pattern na to. Myeongsa plus e or ga plus hyeongyeongsa. So yung noun plus e or ga plus adjective. So yung example natin dito is Gonmul building, tapos may batchim, kaya i yung idadagdag natin. Gonmuri, tapos yung adjective natin is nopta, which means high. Okay, so gonmuri nopta. Pag ginawa mo siyang present form, gonmuri nopayo, or gonmuri nopsumnida. So anyway, itong pattern na to, diniscuss last time, anong ibig sabihin yan? The building is high, mataas ang gusali. So, yung topic natin for today is kabaligtaran naman. So, ngayon, itong hyeongyeongsa plus eun dyan, actually, ang pattern niya is hyeongyeongsa, so mapupunta na sa unahan si adjective, plus, yung idadagdag mo is si eun, actually, tatlo siya. So, eun, si niyeun, at saka si neun. Tapos, mapupunta naman sa dulo si myeongsa or si noun. Okay, so yung example ng natin gagamitin is same lang. So ito, mababaligtad lang. So si nopta, yung high, mapupunta na siya sa unahan. So nopta, and then remove mo si da kasi nga dudugtungan mo siya ng grammar. So may batchim tayo na piyup, kaya ang idudugtong natin is un. So magiging nopun. Tapos yung ating myeongsa. So gonmul. Okay, nopun gonmul. So, ano mang ibig sabihin yan? High building. Okay, so see, same sila ng meaning. The building is high, tas ito naman, high building. So, dun sa una, ang gusali ay mataas. Pero yung pag-aaralan natin for today, mataas na gusali. Yung pattern na yon yung pag-aaralan natin. Okay, so dito, ang sabi, hyeongyeongsa duye butto duye onun myeongsareul kumigu. Myeongsa'y tukchingina sangteril nataneyo. So, ibig sabihin lang nun, dinidikit mo siya sa adjective, si un, niyun, or nun, para ma-describe mo yung kasunod niyang noun. Okay? So, example na tayo. Sabi dito, huwenshi, hanoinun, otton, goshiyeyo. So, yung otton, nagpapadescribe yan. How or what kind? So, anong klaseng lugar daw yung Hanoi? Tinatanong niya kay Miss Huwen. So, ang sagot ni Miss Huwen, Hanoi는 베트남에서 제일 큰 도시예요. So, sabi niya, yung Hanoi daw ay yung pinakamalaking city sa Vietnam. So, yung 큰 도시, tingnan natin yan. 큰 도시. So, from the word 크다, so adjective siya, big, so remove si da. Tapos, dito walang batchim, kaya 니은 naman yung idadagdag. Okay, 큰. Tapos, yung kasunod niya na noun is si 도시. Which is city. Okay? So, dinescribe niya yung city. Paano niya dinescribe? Malaki daw. Kun city. Okay? Oh, sorry. Kun doshi. So, big city. Next. Ku kageye we jaju gayo? Why do you always go or why do you often go to that store? Kage store, we, why? Jaju, often. Gayo, go. So, yung sagot niya? Sago, yepun oshi manayo. So, unahin natin tong sago. So, kapag nakakita kayo ng word na usually nag-end sa go, pwede nyong isipin na combined words siya. So, for example, itong sa dito is from the word sada. So, after ma-remove si da, sada means cheap. Okay? Tapos, guri, gu. Pero dahil mahaba, tatanggalin na nga si guri. So, si go na lang yung matitira. Kaya naging sa go. Okay? So, cheap and also, yun yung ano, use ni go dyan. Cheap and also, tapos ito na, yepun o shi manayo. Yepun ot. So, ano yung yepun ot dito? So, from the word yepuda, okay,
Okay, 예쁘다. Remove the. Walang batchim, so niyon ulit. And then, ano yung dinidescribe niya? Yung damit, oath. So, magandang damit. Okay, tapos manayo, many. So, yung sagot niya, it's cheap and there's a lot of pretty clothes. So, yun yung sagot niya kung bakit daw siya laging nagpupunta dun sa store na yon. Next one, 저는 넓은 집에서 살고 싶어요. 살고 싶어요, I want to live. Gusto kong tumira, saan? 넓은 집. So, yung 넓은 집 dito is from the word 넓다. 넓다, sorry. So, 넓다. Remove mo si da. Tapos, may batchim ka na biyup. So, you add un. 넓은. Tapos, yung dinidescribe niya is yung bahay, jib. So, ano ibig sabihin yan? Malawak na bahay or malaking bahay. So, doon niya daw gustong tumira. Next, 시장에는 사고 맛있는 음식이 많아요. So, andito ulit yung sago. Ibig sabihin ulit niyan, cheap and also, ano pa? 맛있는 음식. So, 맛있는 음식, from the word 맛있다. Okay? 맛, tapos 있다. 맛있다. So, remove mo si 다. Matitira sa'yo ay ang sangshiyot or yung double consonant na shiyot. Ayan yung magiging batchim mo. So, kapag ito yung batchim mo, ang i-add mo dyan is the nun. Okay? Tandaan nyo yan, nun. Hindi un. Nun. So, that's for sangshiyot na batchim. So, masin nun. Tapos, ano yung dinidescribe niya? Umshik, yung food. So, ibig sabihin yan, tasty food. So, again, sabi niya, in the market, there's a lot of cheap and tasty food. Madami daw mura at saka masarap na pagkain sa palengke. Okay? So, punta na tayo sa rules natin. Ito yung mga rules. So, pag may batchim, you add un. Pag walang batchim, you add niyun. Tapos, for nun, ang pinakasimpleng tip ko sa inyo para hindi kayo malilito, basta ang final consonant or batchim ng adjective mo is sangshiyot or biyupshiyot. Yung dalawa na yan, automatic ang i-add mo is nun. Okay? So, isulat natin dito ng mas madali. So, batchim, isumyon, add, un. Batchim opsumyon, add, niyon. Tapos, for batchim na sangshiyot and biyupshiyot, you add, nun. Okay? So, saan mo nga ulit idudugtong? Kay yung sa or adjective. Okay? Yan. So, tingnan na natin yung mga example. Ito muna. Kay un. So, nopta. Remove the. May batchim na piyup. Kaya naging nopun. Tapos yung may star dito, mamaya natin didiscuss yan. Dito muna tayo. So, bisada. Remove the. Bisa. Walang batchim. Kaya naging bisan. Next, kekuthada, remove the, kekutha, walang batchim, naging kekuthan. So, inad lang si niyan. Tapos, eto na, si mashita, jemiopta. So, remove mo si da. And dito sa mashit, so, sangshiyot yung batchim niya. Dito naman sa jemiop, biyop tsaka shiyot yung kanyang batchim. Kaya, automatic nun yung dinagdag sa kanila. Mashin nun, jemiom nun. Okay? So, dito na tayo sa my star. So, my star kasi nga, special. Okay? So, ang tip ko dito, para sa mga adjective na nag-e-end sa biyup batchim. Okay? So, remove mo si da. Ang matitira sa'yo is biyup batchim. So, ganito yan. From the original word, kakapta. Okay? So, again, tinanggal na natin si da. Natira is biyup. So, ang mangyayari, madadrop si biyup. And, mapapalitan siya ng u. So, magiging kakao. Okay? So, from this, kakao, titingnan mo kung may batchim or wala. Wala. Kaya, ang i-add mo ngayon is niyun. So, magiging kakaun na siya. Okay? So, ito yun, kakaun. Another one. So, chupta. Ito ay cold. So, adjective pa rin siya, no? So, remove si da. Matitira sa'yo is biyup batchim. So, again, madadrop si biyup. Mapapalitan ng u. Okay? So, magiging chu. So, may batchim ba? Wala. Kaya, ang i-add mo ulit ay niyun. Kaya, magiging chuun.
So last na example na. Another one is the word 시끄럽다. So 시끄럽다. Ano ibig sabihin niyan? Adjective pa rin to. So it means noisy or maingay. So after mo i-remove si da, matitira ulit sa iyo is the biyup batchim. So madadrop ulit siya and then magiging u. Tapos dito wala ulit siyang batchim, shikoro u, kaya we will add niyun. So magiging shikuroun. Okay, so I hope clear yung ating mga examples. So ito yung ating rules for this grammar. So again, that's hyongyong sa plus un or niyun or nun. And that's it. Again, if you have any questions or suggestion, please do not hesitate to comment down below. And if you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching.